Wala akong magawa ngayong umaga, guys. Baguan. Boring. Yan. Buko. Ngayon guys, mag-aayos ako ng kwarto ko. Kasi ilang araw na to na hindi nalinis. Ako nag-balat-balat. Ito oh, tignan mo yun. Ilang araw na ito, hindi napalitan, pero okay lang, hindi naman siya mabaho. So ayan, while listening the music, ano tayo, matatapos ko lang guys ng almusal. Ayan. Ito tayo. Kapagalitan tayo ng hotel ba? Sa tuwing mababanggit na hindi ako kagabi sa hotel ng kape kasi nagpusan ako ng kape guys. Yung sanitizer. Yung hiningi ko kagabi na ano, kape, may kalamay, may asukal na cream. So yung mga pinagkainan ko, iniipon ko yan. Tapos, nilalagay ko lang sa labas ng pintuan. Yun. So, may tatakuhan naman kasi. Iniba ko yung arrange ng kamisa ko. Nakapagalitan ko may ang jeans na yung hotel. Pero ibalik ko siya kay parang while na kumakain ako, nakarap ako doon. Dito. Ang ganda ng view kasi, ayan. Ayan, di ba? Habang kumakain tayo ng almusal, tanghalian na kasi pag okay naman siya sa gabi kasi may mga ilaw naman pero hindi kita dun sa labas. Ilaw lang yung building na may ilaw. Eh. So, ano ko? Ibalik ko sa dati. Sana makauwi ako bukas kasi na-swab test na ako kahapon. Na-swab test na kami kahapon. So, salamat sa UWA, sa Coast Guard, at saka lalo-lalo na sa kay President Duterte na hindi kami pinabayaan ng mga OFW. So, yun guys. Nagpapasalamat ako bilang OFW na
lumapag ako dito sa Pinas, wala akong naging problema. Yun lang, may konting problema lang sa akin kasi hindi ako naka ano sa PhilHealth ko. Ayun. Kasi hindi ko alam. May PhilHealth ako dati kasi agency yung nagawa ng PhilHealth ko, sila na yung nagbayad. So, nung pumunta na ako ng ibang bansa, hindi ko na nakuha yung PhilHealth number ko kasi yun, malis na ako. So, lahat naman ng mga OFW may mga PhilHealth, pero yung sa akin kasi hindi ko alam yung PhilHealth number ko. So, ayun. Doon ako nagko-problema kahapon. Pero naman, sa awa naman ng Diyos, ginawa naman ang paraan ng mga taga-OWA, ayan, tsaka sa agency na magsaswab test sa amin. So, ayun, sa awa ng Diyos, nakaswab test din kami kahapon. So, I salute you, President Duterte. At maraming salamat sa taga-OWA and sa Coast Guard. Ayan. Yung Coast Guard at taga-OWA, sila yung taga-assist doon. Pagdating namin sa airport, ayun, sila na yung nag-a-assist kung ano yung gawin, saan pupunta, ayun, ayun. So, huwag kayong mag-alala sa lahat ng mga OFW. Hindi kayo pababayaan ng OWA tsaka ng Coast Guard. Ayan. Mag-aano sila talaga sa inyo. Sundin nyo lang yung lahat ng mga sinasabi nila para hindi kayo malito. May mga pagkain naman, may pagkain din naman sa airport bago kayo ilipat sa hotel. Kuha kayo ng pagkain doon. So, ayan, President Duterte, maraming salamat bilang isang OFW. Hindi mo kami pinabayaan. Ayan. So, ngayon, naka-ano na ako dito? 6 days, guys. Pero lahat naman libre. Oo, libre naman lahat. Mula nung paglapag namin dito, wala kami ginastos. Ayun. Yung sa hotel naman, may free sila pagkain. Pero pag kung gusto mo naman na bumili ng sarili mo, pwede naman. Tawag ka lang sa OWA. Kasi may bibigay naman yan sa inyo na number nila. So, tawagan nyo sila kung gusto nyo magpabili ng extra food. Pero, sa hotel naman, okay naman. Wala namang problema. Ayan. So, yun lang. Tiis-tiis lang tayo, guys, na mga OFW. Tiis-tiis lang tayo. Kasi, wala tayong ni isang kusingin, wala tayong magastos dito sa hotel, sa transportation, wala tayong magagastos. So, sagot lahat ng gobyerno. Ayan. So, ngayon, hintay-hintay na lang ako sa result ko ng swab test ko. Hopefully, magiging negative ko para bukas uwi na tayo. Ayan. Sa mga, sa dito naman sa Luzon, wala naman sila problema kasi may bus lang. So sa Mindanao, tsaka sa Visayas, yung aeroplano, yung free lahat po. Don't worry, guys. So i-prepare nyo lang, bago kayo umalis sa ibang bansa, pupunta dito, prepare nyo lang yung swab test, passport, tsaka ticket nyo, yun lang. Tapos, bago kayo, lilipad, check-upin nyo yung kung ano yung mga luggage nyo kasi baka magka-problema kayo sa luggage nyo. Hindi kailangan i-insakto nyo sa kung ilang kilo yung sa airplane nyo. Kasi yung iba kasi, katulad sa kay Kuya, na-overbaggage siya ng 16 kilos. So, 100 dirham yun sa pinanggalingan ko sa Dubai. So, nakabayad siya ng 1,600 dirham. So, biruin mo kung gaano kalaki yun sa 20 plus din na pera, 20K. So, sayang naman yung mga binabayad natin sa overbaggage natin. At saka, pag umuwi tayo, kailangan i-clear nyo yung mga status nyo doon. Katulad nyo, kung cancel ka, check-upin nyo kung baka nag-exist kayo sa ilang months kasi ibig sabihin nag-overstay kayo. So,
Katulad sa kay ate, ang kaibigan ko dito, nag-overstay siya yata ng ilang buwan yun, dalawa. Kung pag isang buwan o dalawang buwan. So, pagdating ng airport, hindi sa immigration, makikita naman doon kasi. So, nakabayad siya ng 900 dirham. So, biruin nyo kung ilan na yun sa Pinas. Di ba sayang? So, dapat check at pin nyo yung ano nyo kung wala kayong magiging problema. Para pagdating ng airport, ng immigration, tuloy-tuloy na kayong makauwi. So, ayun lang. Pagdating nyo ng airport, kailangan makapag-registered na kayo. Paglapag nyo pala dito, dapat naka-registered kayo sa Oasis at saka sa balikpinas.ph. Yun, pero yung importante ngayon, yung balikpinas.ph, kasi doon tayo mag-swab. Sila yung mag-swab test sa atin. So, kailangan natin mag-register doon para makakuha tayo ng barcode, kasi doon yung tinitingnan yung barcode, sa barcode yung ano natin. So, yung sa dati, wala na yon kasi nagka-problema din sila kasi maraming naging positive, tapos maraming mga OFW pa na hindi na swab test. So, parang tumagal, nagstay sila ng 10 days, ganun. So, yung sa mga bago, kailangan, balikpinas.ph, kailangan nyo mag-register doon para wala kayong magiging problema. At saka, isa pa, PhilHealth. Kailangan may PhilHealth kayo. Kasi, katulad sa amin, wala kaming PhilHealth kahapon. Inuna yung may mga PhilHealth. So, kami naman, natakot kami kahapon kasi baka magbabayad kami. Kasi wala kaming PhilHealth, hindi kami maano. Pero, yun naman, nagawa ng paraan, na swab test kami kahit wala kaming PhilHealth. Pero mas okay na may PhilHealth kayo guys, para smooth yung pag-process ng mga pangangailangan nyo. Yun lang yung na-experience ko bilang OFW na naumuwi. Ayun. So, dito, wala naman. Relax, walang ano. Yun lang, marami silang pinipirmahan. Briefing kayo sa mga rules, sa mga bawal at nibawal. Ayun. So, guys, patient lang. Tiis-tiis lang tayo kasi libre naman eh. Magbayad pa tayo. Diba, mahal naman ang eroplano. So, mahal pa yung hotel na ikaw-quarantine. So, yung gagawin na natin, patient lang. Kasi lahat naman libre at hindi tayo pinapabayaan. Kung anong mga reklamo nyo, tawag lang kayo sa OWA, ayan. Or sa hotel, kung anong wala sa inyo, tawag lang kayo sa telepono, zero kasi sa reception yun. So, yun lang guys. Yun lang ang masasabi ko na ma-share ko sa inyo kasi para kung uuwi kayo, alam nyo na, diba? Ayan. So, guys, ngayong araw, ito lang po yung ma-video ko. Magawa ko na video para sa inyo. Ma-share ko lang naman yung mga na-experiensyahan ko bilang isang OFW. So, guys, ako pala si Moana Shim. Isang Bisaya, guys. Taga Negros po ako. So, 43 years old, guys. Ayan. So, abangan nyo po yung mga susunod kong mga video. So, kung nagustuhan nyo po yung video ko, please like and share na lang po yung video ko and subscribe my YouTube channel, my video in my YouTube. Ay, hindi pala. Please subscribe, like and subscribe my YouTube channel. Ayun. And don't forget to press the notification bell up there. Na, ayan, para ma-update kayo sa video ko na gagawin sa susunod. So guys, take care and God bless you. Be safe. Be safe tayo kasi alam nyo na pandemic ngayon. So kailangan natin maging malakas guys. So bye for now. See you in my next video. Bye!